Napakaganda ng diamond niya. At napakaganda tignan. So ngayong araw guys is magtuturo ulit tayo ng skirting. Isang napakadaling skirting guys at napakagandang tignan. So bago natin simulan yung tutorial guys is meron muna tayong shoutout. So shoutout pala kay Annabel Kakuso. So may buntag diha sa inyo. At kay Ivy Herinalao. So sa hindi pa nag-comment yan sa baba is mag-comment na kayo na pa-shoutout transki. Para sa sunod nating video ay shoutout kita. So wag ka nang mahiya, mag-comment ka na. Sa hindi pa nakakilala sa akin guys, ako pala si Ransky Tutorial. So ako ay isang content creator. Gumagawa ko ng mga videos, mga tutorial at tips na maaaring makatulong sa inyo. So simulan na natin yung tutorial. So So ito pala yung mga pins na nabili ko. Yan, bumili na ako ng 7 ganito, 7 pad. So marami namang paraan guys kung paano itamtax itong cloth. So ito yung paraan ko. Pwede mo rin akong sundan or kung mayroon kayong ibang paraan yung paano magtamtax is pwede na rin yun. Para-paraan lang. So itamtax ko na dito. Paganyan ko dito guys. Iganyan ko dito. Tapos paganyan. So pwede ko na itamtax dito. Ayan, so hilahin natin kaunti para mahigpit yung cloth natin at hindi malalaglag yung skirt. Ayan, so doon naman tayo sa kabila. So hilahin natin kaunti ulit. Dito na lang sa gitna, okay lang yan kasi hindi naman medyo malayo. Tapos natin dito. At yung dito sa dulo is katulad nito. Ganun rin dito. So tatakpan muna natin siya dito ng plain lang. Pero dito tayong mag-design mamaya. So ipinto dito sa may gilid. At dito sa kanto. Ayan. So dito naman tayo sa harap. So dito naman guys is kukunin natin yung gitna niya. So yung pagkuha ng gitna guys is ganito lang. So napinat natin siya dito sa bandang gilid niya. So dito rin guys, anahin natin. Dito natin igaganyan. So ito, nakuha ko na itong gilid dito. So ito na yan, ito. So gaganyanin natin guys. Tutupin natin at iganyan natin dyan. Dito sa nordulo. So ayan, nakakuha na tayo ng gitna. Ito na yung gitna niya. So magpipin na tayo dito. Ganyan. Ito na yung gitna niya. Dito guys is magsusukat tayo ng 3 inches dito. Ipin natin. Yan. Ito yung magsisilbing lagayan ng pleats natin mamaya. So ayan, 3 inches yan. Ito yung gitna. So gagawa tayo ng dalawang ganito dito. 3 inches dito. Paganyan. Yan, tatlo na. Yan, ito yung gitna at tatlo na sila nakapin. So dito rin dalawa. At isa pa. So ayan, 5 na sila lahat. You know, 5 na sila. So ito yung gitna. So ito yung magsisilbing diamond design natin mamaya. So gagawa natin siya ng mga pleats, tagdadalawang pleats kada isa niya. At yun yung gagawin nating diamond design. So ayan, nakagawa na tayo ng panggitna niya. So dito naman tayo guys. Sa ano? So mag-ano tayo dito ng 4 inches, 'di ba? 5 to. So 4 inches dito para hindi tayo mahirapan guys. Sundan niyo lang ako. Ayan. 4 inches dito. Ayan. So, at dito rin sa kabila, 4 inches. Dito. So, ayan. Ganun ang kadali. Nakatapos na tayo sa ating sukat. Yan na yung basihan natin ng pag-pleats mamaya. So, simulan na natin yung mag-pleats. Is dito tayong unang mag-pleats. Diba? 4 inches itong pagitan niya. So, ito yung pang scallop design natin. So ito, banda dito, itong 5 is yung pang diamond design natin. So itong panghuli niyang pin na sinukat natin is ito is
pang scallop natin. So, ipin natin dyan. Okay, ganyan. So, gagawa tayo ng tatlong pleats na tig 4 inches. So, yung pagsukat, guys, kasi 4 inches naman ito. So, iganyan mo lang yung kamay mo. At ibalik. Paganyan. Okay. May isa na tayo. So, isa pa. Kulang pa tayo ng dalawa. Ayan, so isa pa. Love, ay ikon siya ng love. So ayan, nakagawa natin yung tatlo. So dito na tayo sa ating diamond pleats na gagawin natin. So, lima ito guys. Ito yung una. So dito tayo unang magagawa ng pleats. So, ayan. So, 3 inches naman ito. Pwede na yan, panukat. Paganyan mo lang yung kamay mo at ibalik mo dito. Ayan. At ipin natin. Ayan. So, isa pa. Ganyan mo lang yung kamay mo. Pabalik. Ayun. So, ito. Dalawa na. 3 inches. So, gawa natin ito. Itong lima. Gawa natin to ng tag ganito. Yung tag 3 inches na pleats. So, ipapassword. Passforward ko na lang guys para madali tayong matapos. So, ayan guys. Natapos na tayo sa ating limang pleats para sa ating diamond. Yan o, lima na ito. Ito pang scallop dito. Ito yung pang diamond design. So, yung pinakahuli guys is katulad nito, pang scallop natin, para pantay sila. Tatlo rin yung gagawin nating pleats dito, take for 4 inches. So, gawin na natin yung pagpipleats. So, i-review lang natin guys. Ito ay 4 inches, 3 piraso. At ito yung sa diamond design natin na 5 pleats, tagda 2 piraso, tag 3 inches. At ito is 4 inches, 3 piraso, katulad dito sa kabila. So, ayan. So, simulan na natin yung design. So, dito na tayong unang magdi-design guys. So, dito guys, iwan muna natin itong pang-scallop natin. Dito muna tayo sa ating pang-diamond. So, ngayon guys, dito guys, is ipin natin siya. Sukat tayo ng 4 inches. Ayan, 4 inches, guys. Paganyan natin, pagsamahan natin itong dalawa. At ipin natin. Paganyan. Patusok yung pagpin, guys. Ayan. So, ganyan lang kadali. So, i-focus natin yung camera para matignan yung maigi. Pag ganyan lang, guys. Pagsamahin mo tong dalawa at susukat ka ng 4 inches. Ayan. At ipin mo dito. Yung pagpin, guys, is patusok. So, ganyan mo muna. Itusok mo muna itong dalawa. At i-ganyan mo. Ayan, oh. Patayo mo. Tapos, pag ganyan. Ayan, pag lumusot na siya is itago mo itong dulo. Paganyan. So ayan. Ayan na siya. So ipapass forward ko na lang dito at tsaka tayo pupunta sa next step natin. So ngayon guys, natapos na tayo sa ating 5 pleats na pina natin. So, yung next step natin, guys, is dito, guys, is 3, diba? 3 inches ito. So, yung pagitan niya is 3 inches din. So, 3 inches rin yung sukat natin dito. So, gaganyan na yung itsura niya, guys. Ayan. Pagsamahin na natin itong dalawa.
So, sukat tayo ng 3 inches. So, ayun. Sukat ko na. So, itabi ko na lang itong dalawang pin. Paganyan. Oh, pareho na sila. Pantay na. So, ayan. Pin natin dyan. Oh, ganyan lang. So, ito namang dalawa. Pagsamahin natin. Ganun pa rin. 3 inches pa rin dito. So, ayan. Taposin natin to lahat. So, ayan. Natapos na tayo. So, dito naman tayo sa baba. So, ito. Iwan na natin ito. So, dito na tayo sa dalawa. So, ganyan natin. So, para siyang patatsulok. Yung ano niya, patatsulok na siya. So, ganun pa rin. 3 inches pa rin dito. Ang pagitan niya. Pantay natin. Bukatin natin siya ng 3 inches. Ayan. So, ipin na natin. Ayan. So, dito naman. At itong panghuli, guys. Ito na, panghuli na to. So, ayan, guys. Natapos na tayo. Ayan, oh. Diamond na siya. So, dito naman tayo sa ibabaw niya. Dito. So, gaganitohin lang natin siya dito. Paganyan. Ayan. Paganyan na siya. Ganyan. So, ipin natin siya. So ngayon guys, yung gagawin natin is ito, di ba? Ito na yung natira pang scallop natin. So itong ito, itong dito sa una, gaganyanin mo lang. At itong pinakaibaba niya, yun yung lalagay natin dito sa likuran. Paganyan na siya, guys. Paganyan na siya. So, gaya na yung itsura niya. So ipin ko muna dito. Napakaganda niya ng tignan. So, sa kabila naman tayo. So, natapos na tayo, guys. Ayan na yung itsura niya. Wow, napakaganda niya. Perfect ito sa mga beginners, guys. So, yun lang yung tutorial natin, guys. Salamat sa panonood. Ako pala si Ransky Tutorial and peace!